Sa paanyaya ng pamahalaan ng Russia, isinugo ng Pilipinas ang kaloob sa 4th Krasnoyarsk International Music Festival of Asia and the Pacific Region na ginanap sa Krasnoyarsk Krai mula June 26 hanggang July 4, 2014. Bago maglakbay, isinaintablado ng pangkat ang kaloob ng Pilipinas sa Russia, ang programang itatanghal sa festival upang ito at ang paglalakbay ay ialay at ihingi ng basbas sa Diyos. June 25, nagsimulang maglakbay ang kaloob matapos ang halos 26 na oras ng paglipad na may stopover sa Ho Chi Minh at Moscow. June 26, malwalhating lumapag ang pangkat sa Krasnoyarsk kung saan sila ay sinalubong sa airport ng mga kinatawang opisyales ng festival sa pamamagitan ng tradisyonal na ritual ng pagtanggap sa mahalagang panauhin. Tumuloy ang kaloob sa Amax Hotel sa Pampang na Magandang Ilog, NSA. Kinagabihan, kasama ang lahat ng mga delegasyon mula sa 30 bansa, dumalo ang kaloob ng Master of Arts Concert na itinanghal ng mga pinakamahuhusay na musikero at mananayaw ng Krasnoyarsk Region. June 27, sa formal opening ng festival, are the representative of the Republic of the Philippines. Dumalo mula sa Philippine Embassy ng Moscow si Vice Consul Luningning Camuying. Itinanghal ng kaloob ang singkil na agad-agad na umani ng paghanga at papuri lalo na sa pamunuan ng festival. Agad nilapitan ng isang direktor si Galina Tiholas, Celesnogorsk Director of Cultural Affairs at Curator assigned to kaloob, at sinabing ang pangkat Philippine ang the best and must be seen again by all. Kinausap ng punong direktor si Kuya Ed at hinilingang magbigay ng panayam sa state television kasama ang pagtatanghal ng pangkat sa popular na live morning show. June 28, 186th na anibersaryo ng lungsod ng Krasnoyarsk. Isang malaking paradang dumaan sa 3 kilometro ng mga pangunahing lansangan ng bayan ang tinampukan ng 30 bansang imbitado sa festival at iba't ibang mga pangkatsining ng rehiyon. Matapos ang pagparada, nagtanghal ang kaloob sa plaza ng Sverdlovsk. At sa plaza ng Perensona. Gayon na lamang ang pagkamangha, pagkagulat at paghanga ng mga pamunuan ng bayan ng festival at ng mga mamamayan sa pagtatanghal ng kaloob. Walang tigil ang paghiyaw nila ng mga matataas na papuri at umalingaungaw na bravo. Matapos ang programa, isang may edad na babae ang sumunod sa kaloob sa dressing room. Hinubad ang suot niyang mga hikaw at ibinigay ang mga ito kay Winnie Concepcion. Ayon sa mga organizers, ito ay pahayag ng sukdulang kasiyahan at paghanga na bihirang gawin ng mga tagaroon. June 29, nagtanghal ng tinikling ang pangkat sa main concert hall. Magkahalong pagkabigla at paghanga ang reaksyon ng lahat, pati na ang iba't ibang delegasyon. June 30, nagtanghal ang kaloob ng tinikling sa state television at nagbigay si Kuya Ed ng panayam sa mga popular na TV program hosts. Nang araw na ito, ang lahat ng mga delegasyon ay bukod-bukod na ipinasyal ng organizers sa mga makasaysayang lugar sa lungsod. Ngunit bukod-tangi ang kaloob, ang personal na pinuntahan sa hotel ni Maria Aksyonova, Director of Parks and Recreation, at hinandugan ng bulaklak at tsokolate.
Sa harap ang iyon sa lobby na naririnig pa ng iba pang mga delegasyong nakapaligid, buong giliw siyang nagpahayag. We have watched the whole show and decided that you are the best we have ever seen. Personal niyang sinamahan at ipinasyal ang Kaloob maghapon. July 1. Sa pangunguna ng police escort, binagtas ng Kaloob ang lungsod ng Krasnoyarsk patungo sa restricted science city of Zelenogorsk. Napaka-espesyal ng bayang ito dahil dito sinimulan at pinaunlad ang Russian space science and technology na siyang naglunsad ng kauna-una ang spacecraft at satellite sa space. Hanggang ngayon ay ito pa rin ang sentro ng Russian space technology. At dito rin ginagawa ang pinakamahalagang Russian military hardware. Hindi pwedeng pumunta sa Zelenogorsk maging ang mga citizens ng Russia, liban na lang mayroon silang opisyal na gawain o permiso. Ayon sa opisyales, Kaloob ang kauna-unahang dance troupe na magtatanghal sa Zelenogorsk dahil wala pa kahit foreign o Russian dance troupe na naaanyayahan dito. Nang umagang yun, Kaloob naman ang namangha. Paghinto ng bus sa paanan ng magandang Palace of Culture sa malawak na plaza ng bayan, naroon ang mayor at ang mga pangunahing pinuno at mamamayan ng lungsod. Nagkakaway ng mga Russian at Philippine flags upang mainit na tanggapin ang Kaloob. Kasama nila ang mga piling taong bayan na kagayak sa tradisyonal na kasuotan, umaawit at naghandog ng welcome bread ayon sa matandang kaugalian. Nakapaskil din sa magkabilang marke ng tanghalan ang malalaking banners ng Kaloob. Agad silang naghain ng pamatid uhaw at nagbigay ng command performance for Kaloob ang mga pangunahing artista ng bayan kasama ang isang national artist of Russia. Sa gabi ng pagtatanghal, buong siglang dumalo ang mga taong punong-puno ng pananabik sa nababalita ng pangkat mula sa Pilipinas. Sa kahabaan ng pagtatanghal, hindi magkamayaw ang palakpakan, pagsigaw ng mga bravo at iba-iba pang pahayag ng kasiyahan at paghanga. Sa pagtatapos, binigyan ng madla ang Kaloob ng standing ovation at ng napakahabang masigabong palakpakan. Umakyat sa entablado si Governor Vadim Medvedev, nagpasalamat sa Kaloob at nagbigay kay Kuya Ed ng katunayan ng pagkilala. Isang palitan ng mga handog at pangungusap ang naganap na lubos na ipinagbunyi ng madla. Sa presensya ng lahat at sa pagkagulat ng Kaloob, binati ng lungsod ng Zelenogorsk si Kaysia Paras sa kanyang kaarawan. Sa sumunod na gala dinner na handog ni Mayor Sergey Peskov na dinaluhan ng Vice Mayor at iba pang opisyalis ng lungsod, nagpalitan ng toast ang mga Ruso at Filipino. You performed wonderfully, majestically, beautifully, perfectly. It is a pleasure for us to see that young people like you have the passion to preserve your traditions. Inspired by you, we will do the same for our nation and we will make you the example for our youth. For the short period of time that I have known you, I don't know what to do when you go away. You are very responsible and very disciplined, and you did not come here to have fun, but show your high art. I was so pleasantly surprised by all of you that I just fell in love with you. You are amazing, positive, beautiful, very, very, very talented. And when we were told today that you are not professionals, but students and workers, even I was surprised because the things you do are very professional. When I watched your performance, I had tears in my eyes.
because I was so impressed and I love so much to see you perform. July 2, nagtanghal ang Kaloob sa Palace of Labor sa isang back-to-back concert with Fiji. Dito naman binati ng mamamayan si Erwin Aquino sa kanyang kaarawan. July 3, sa closing ceremony ng festival, kung saan ang lahat ng mga foreign delegation ay nagtanghal. Na senya ensemble narodnogo tansa Kaloob Philippine Music and Dance Ministry. Iginawad ng organizer sa Kaloob ang karangalan at distinction na pinakahuling magtanghal. Ayon sa mga organizers, ito ay malinaw na pagkilala at pagpapakilala sa pangkat ng Pilipinas bilang pinakamahusay sa lahat ng bansang nagtanghal sa festival. Matapos ang festival, naglakbay ang Kaloob patungong Moscow upang mag-courtesy call sa Philippine Embassy. Wala ngayong ambassador ang Pilipinas sa Russia dahil bagong retired pa lamang ang huling subo doon. Tinanggap ni Consul Melchor P. Laluño Jr. ang pangkat kung saan siya at ang pamunuan ng embahada ay binigyan ni Kuya Ed ng ulat tungkol sa napakabungang misyon ng Kaloob. Mabunying pagbati sa katuparan ng inyong misyon. Natitiyak kong napagtibay ng Kaloob ang pagkakaisa at pagkakaunawaan ng Pilipinas at Russia. Maraming salamat sa pagkakaloob ng inyong husay at ningning. Purihin ang Panginoon. Sa mabungang ministry ng Kaloob na itanghal ang kadakilaan at pagpapala ng Diyos sa kultura ng Pilipinas.